Mabilis naman na pinaharurot ng driver ang minamaneho niyang kotse upang makaalis na sila sa lugar. Naiwan naman ang ibang tauhan ni Eric upang tapusin nila ang laban. Hindi babalik ang mga ito kung hindi sila nagtatagumpay sa kanilang trabaho. Isa iyon sa kanilang patakaran sa grupo na bawat laban ay kailangang magtagumpay sila at madakip ang mga kalaban. Pagdating sa Don Albert's Medical Center ay agad naman na inasikaso ng mga doktor si Bianca. Matyagang nagintay si Eric sa labas ng emergency room sa paglabas ng doktor na tumingin kay Bianca. Hindi naman nagtagal at lumabas si Dr. Henry Miller, ang kapatid ng dating asawa ni Eric. "How is she?" agad na tanong ni Eric pagkalabas ni Dr. Miller. "There's nothing to worry about. She's conscious now and there's no traumatic injury to her body. She just needs to rest for a couple of days." Sagot ni Dr. Miller sa kanya. "Thank you, Dr. Miller." Pasasalamat ni Eric at kinamayan pa niya ang dating bayaw. Ikinuha ni Eric ng isang private room si Bianca upang doon siya magpahinga sa loob ng 2 araw. Hindi rin niya ipinagamit ang kanilang family VIP room dahil para lamang iyon sa kapamilya nila at hindi pwedeng ipagamit sa hindi naman parte ng Del Rio. Nakaupo si Eric sa kanyang swivel chair na nasa loob ng kanyang opisina ng ospital. Meron din siyang sariling opisina dito dahil siya ang chairman ng hospital. Ilang minuto din siyang nakaupo doon. Nang biglang napaangat ang kanyang paningin na biglang may kumatok sa kanyang pinto at binuksan din ito. "Boss, nasa hideout na ang mga nahuli ng mga tauhan natin na nagtangkang patayin ka." "Good," sagot ni Eric. Saka siya tumayo sa kanyang upuan at sumunod kay Mike. Agad na pinuntahan ni Eric ang mga nahuling kalaban ng kanyang mga tauhan. Mariin din niyang kinakagat ang kanyang ngipin dahil sa galit. Kulang na lang ay matanggal ang mga ito sa ginagawa niyang pagkagat. Naglalagatok din ang kanyang panga dahil sa laging pag-igting nito dahil sa matinding galit. Pagkarating nila sa hideout ay mabilis na nagbihis sa Eric at pinuntahan ng mga lalaki na huli ng kanyang mga tauhan. Walang imik siyang pumasok sa loob ng kwarto na lagi nilang pinagdadalahan ng mga nahuhuli nila. Hindi man magsalita si Eric ngunit ang kanyang mukha naman ay mababakas ang matinding galit na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Bago siya tuluyang pumasok sa loob ay inilagay muna niya ang kanyang maskara upang hindi siya makilala kaagad ng mga bihag. Agad din niyang kinuha ang isang matulis na patalim at bigla na lamang niyang pinagsasaksak ang hita ng 6 na mga lalaki na nakatali sa loob ng kanilang slaughter room. "Boss, maawa ka. Napag-utusan lang kami." Takot na takot na wika ng isang lalaki habang nanginginig ang katawan sa takot. "Sino nag-utos sa inyo na patayin sa Del Rio?" Tanong ni Eric sa lalaking duguan. Napakalaki din ang kanyang boses at kahit sino'y matatakot sa kanya. "Boss, papatayin nilang pamilya ko kapag sinabi kong totoo." Umiiyak na sagot ng lalaki. Kaya muling ibinaon ni Eric ang hawak niyang patalim sa isa pang hita ng lalaki. Malakas na napasigaw ito. "Ikaw, kung ayaw mong madagdagan ng sugat mo, huwag salita ka na." Galit na wika ni Eric sa isa pa. "Kayong lahat, kung sino magsasalita ay siya ring mabubuhay." Wika niya ngunit walang umimik sa mga lalaki dahil sa takot nilang patayin ang kanilang mga pamilya. Sa inis ni Eric ay bigla na lamang niyang pinagsasaksak ang mga lalaki na parang hayop. Hindi na rin niya naririnig ang mga sigaw ng mga ito dahil sa matinding galit niya sa mga ito ngunit may isang lalaki na sinadya niyang iwan na buhay upang ito ang kanyang paaminin. "Ikaw, alam mo na ang gagawin mo kung ayaw matulad sa kanila." Wika niya sa lalaki. Ipinahiding niya ang kanyang hawak na patalim sa katawan ng lalaki kaya napunta sa damit nito ang dugo na nasa patalim. "Tiago Madrigal, siya ang nagbahid sa grupo namin upang tambangan ang sasakyan ng tagapagmana ng Dark Skies." Sagot nito. Agad namang umigkas ang kamao ni Eric at dumapo ito sa mukha ng lalaki na ikinapanaw ng kanyang ularat. "Linisin ang kalat at ikulong ang singer." Utos na Eric sa kanyang mga tauhan. Agad din siya lumabas ng slaughter room at muling nagbihis ng kanyang damit. Ngayon ay alam na niya kung sino ang kanyang sisingilin. Mag-uumaga na rin kaya napagpasyahan niyang umuwi muna sa kanyang bahay upang magpahinga. Kailangan din niyang makausap si Marian upang malaman ang tunay na dahilan kung bakit nito itinulak si Bianca sa hagdan. Pagdating ni Eric sa kanyang kwarto ay nag-shower muna siya upang mas masarap ang kanyang tulog. Kahit 4 oras lang ang kanyang tulog ay ayos na sa kanya. Sanay na siyang matulog ng ganoong kaikli.
Bumabawi lang siya ng tulog kapag nasa biyahe siya. Doon lamang siya natutulog ng matagal dahil kailangan niyang magpahinga. Matapos maligo ni Eric ay agad na rin siyang humiga sa kanyang malambot na kama. Hindi na rin siya nag-abalang maglagay ng damit dahil nasanay naman na siyang natutulog na walang anumang saplot sa kanyang katawan. Pagising ni Eric ay muli na naman siyang bumalik sa kanyang banyo upang maglinis ng katawan. Pagkatapos ay saka pa lamang siya nagsuot ng kanyang damit at naalala din niya si Marian, kaya nagpasya siyang puntahan ito sa kanyang kwarto upang makausap na rin niya ito. Muli niyang binuksan ang kanyang secret door at doon siya dumaan papasok sa kwarto ng dalaga. Ngunit pagpasok niya ay walang Marian siyang nakita sa loob. Tinindan din niya ang banyo ng dalaga ngunit wala din ito sa loob, kaya nagpa siya sa Eric na bumaba na lang upang hanapin sa baba si Marian. Tanghali na din kaya pwedeng nasa baba lang ito at doon na naghihintay sa kanya. Good morning, young master. Halos sabay-sabay na pagbati ng mga kasambahay dahil pumasok sa kusina si Eric. Good morning. Sagot naman niya sa mga ito. Nakita niyo ba si Marian? Wala na siya sa kwarto niya at wala din dito sa kusina. Tanong ni Eric sa mga kasambahay. Hindi pa siya bumababa, young master. Akala nga din po namin ay natutulog pa. Sagot ni Doris sa kanya. Wala siya sa kwarto niya. Sagot naman ni Eric. Nagtataka din siya kung nasaan si Marian at bakit wala ito sa kanyang kwarto. Baka nasa lanay o kaya sa garden. Wika naman ni Lydia. Sadali po, titingnan ko sa labas. Ayon niya saka mabilis na umalis ng kusina. Dumating naman sina Anna at Lynn. Galing ang dalawa sa Cebu para sa kanilang Fashion Week event doon. Sila dumalo sa isang mall opening doon at dahil may malaking brunch ang Natasha's Fashion Collection, sa mall na iyon ay nagkaroon din sila ng fashion show doon kagabi. Good morning, boss. Mahina ang mga boses nila na bumati kay Eric upang walang makarinig sa kanila. Hanapin niyo si Marian. Wala siya sa kwarto niya. Utos ni Eric sa dalawa. Muling bumalik si Eric sa itaas at tinignan niya ang guest room at pati na ang dating kwarto ni Heidi at Marian. Ngunit walang Marian siyang natagpuan. Muli na naman siyang bumalik sa kwarto ni Marian dahil iniisip niya na baka bumalik na doon ang dalaga ngunit hindi pa rin niya ito nakita sa loob. Palabas na sana siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha ito at kinausap ang kanyang tauhan. Shit! Sambit niya habang kuyom ang kanyang kamao. Madilim ang mukha ni Eric habang malalaki ang hakbang patungo sa kwarto kung saan naka-confine si Bianca. Tila gustong manakit ng tao ang lalaki pagkakita pa lang sa kanyang aura. Kahit sino makasalubong ni Eric ay umiilag sa kanya dahil sa takot na mababaka sa kanyang mukha. Samahan pa na napakadami siyang tauhan na nakasunod sa kanyang likuran. Agad din na pinagbuksan ang pinto sa Eric ng kanyang tauhan upang makapasok siya sa loob ng kwarto. Humakbang siyang papasok sa loob at tumayo sa harapan ng kama at tinitigan ang babaeng nakahiga dito. Hi darling, dumating ka na pala. Susunduin mo na ba ako dito? Darling, natatakot akong umuwi. Baka kung ano naman ang gawin sa akin ng kinakapatid mo. Tingnan mo nga nangyari sa akin kagabi oh. Kung hindi ka dumating, baka basag na din pati ulo ko. Marteng wika ni Bianca. Ouch, ang ulo ko. Daing pa niya, sabay hawak sa kanyang ulo na tila nawawasak. Really, Bianca? Pauyam naman na wika ni Eric habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Namumula din ito, tanda na may tinatago siya sa kanyang sarili na hindi niya mailabas. Do you think I am stupid? Malakas na wika niya. Kuyom din ang kanyang kamao at halos dumugo na ang kanyang kamay sa higpit ng pagkakapiga nito sa sarili mga daliri. Eric, totoo ang sinasabi ko. Itinulak ako ng Marian sa hagdan kagabi. Kung ano-ano pa mga pinagsasabi niya sa akin. Gusto niya akong palayasin sa bahay niyo at tinawag pa niya akong sampid at ilusyonada. Giyat ni Bianca. Parang iiyak na rin ito sa harapan ni Eric na nagpapaliwanag sa kanyang sarili upang paniwalaan siya ng lalaki at kampihan. Mike, ipakita mo sa kanyang kuha ng CCTV. Utos ni Eric sa kanyang kanang kamay. Agad naman na inilabas ni Mike ang dala nitong laptop at ipinakita ang kuha ng mga hidden camera ng villa kay Bianca. Napakalakas din ang audio ng CCTV, kaya malinaw na maririnig ang boses ng mga nagsasalita. Biglang nalaki ang mga mata ni Bianca dahil nakunan pala lahat ang mga pinaggagawa niya sa loob ng villa. Pati na ang mga panguuyam niya kay Marian ay nakunan din.
Pati noong pinalaban niya ang dalaga ay kuhang-kuha sa camera kung paano niya itinapon sa mukha ni Marian ang mga damit. Nakunan din ng camera ang ginawa niyang pagtapon ng mga pagkain kina Doris at Lydia kasama na ang pananakal nito kay Aling Marin, na yaya ni Eric at tumatayong mayordoma ng villa. Hanggang sa pag-aabang nito kay Marian sa taas ng hagdan at pinagsalitaan ng hindi maganda. Pati na ang ginawa niyang pananakit sa kanyang sarili at pagpatihulog sa hagdan ay malinaw din niyang napanood mula sa laptop na nasa harapan niya. Hindi totoo ang mga video na yan. Edited yan. Wika niya habang nakaturo ang daliri sa screen ng laptop. Eric, hindi totoo yan. Totoong itinulak ako ni Marian. Naiiyak ng wika ni Bianca. Alam mo sa sarili mo ang tunay na dahilan kung bakit ka nasa bahay ko, Bianca. Ngayong alam ko ng tunay mong pakay sa buhay ko. Magmula ngayon ay huwag ka na magpapakita sa akin. Ayoko nang makita ang mukha mo kahit kailan. Kung hindi ka makikinig sa sinasabi ko, ako mismo magtutulak sa iyo sa hagdan kapag nagpakita ka pa sa akin. Galit na wika ni Eric sa babae. Itinuro din niya ang mukha ni Bianca na ikinakaba naman ng babae dahil kilala niya si Eric at alam niyang gagawin nga ito na lalaki sa akin niya. Eric, hindi mo maaaring gawin to sa akin. Ang tagal ko naghintay sa pagkakataon na to upang makasama ka. Sa akin ka ibinili ni Helen, kaya ako dapat ang pakasalan mo at hindi ka na dapat na tumingin sa iba. Ang tagal ko na naghintay na mapansin mo at napakadami ko na rin ipinuhunan para makuha ka lang. Para makuha ko lang ang pagmamahal mo. Ano pa bang kulang, Eric? Bakit hindi mo ko kayang mahalin na katulad ng pagmamahal mo kay Helen noon? Hindi ko papayag na ganun ka na lang yun dahil oras na mapatunayan kong may relasyon kayo ng sinasabi mong kinakapatid mo. Ako mismo ang papatay sa babaeng yun. Malakas na sigaw ni Bianca. Hinablot din niya ang kanyang dextrose at tumayo mula sa kanyang kama ngunit tinarangan siya ng mga tauhan ni Eric at tinutukan pa ng baril sa ulo. Subukan mo lang nasaktan si Marian o kahit isa sa pamilya ko. Gagawin kitang sisig at ipapakain kita sa aso. Pagbabanta ni Eric sa babae. Tumalikod naman si Eric at may kinuha sa sahig. Saka siya muling lumapit kay Bianca. Ayan ang mga gamit mo. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin kung ayaw mong masaktan. Wika ni Eric na may kasamang pagbabanta. Ipinaghahagis din niya ang mga damit ng babae sa mukha nito nang ubod ng lakas. Napasagaw pa si Bianca sa sakit ng pagkakatapon sa kanya ni Eric sa kanyang sariling mga damit. Umalis ng hospital si Eric kasama ang kanyang mga tauhan. Tahimik lang na nakaupo sa likod si Eric at kung dati ay nakapikit siya kapag nasa loob ng sakyan, ngayon naman ay halos ayaw na niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil sa kakaisip kay Marian. Na-trace na ba ninyo kung nasaan ang taxi na sarakyan ni Marian? Tanong ni Eric kay Mike. Nakita nila sa kuha ng CCTV ang pag-alis ni Marian sa villa kagabi. Wala ni isang nakapansin sa paglabas ni Marian dahil sa pagsugod nila kagabi dahil kay Bianca sa ospital. Sumunod din sa kanila ang mga naiwan na tauhan sa villa dahil sumaklolo ang mga ito sa mga tumambang sa kanila sa daan. Kaya walang nakakita kay Marian na lumabas ito ng villa at umalis nang walang paalam. Oo boss, kinakausap na ng isang tauhan natin. Sagot ni Mike. Umuwi si Eric sa villa na parang lutang. Iniisip niya pa rin ang pag-alis ni Marian kagabi. Hindi naiisip ni Eric na magagawang maglayas ni Marian. Ang buong akala niya ay malaki ang tiwala sa kanya ng babae at mananatili ito sa kanyang tabi. Habang siya naman ay ginagawa ang kanyang mga trabaho. Ngunit bigla itong umalis dahil sa ginawa ni Bianca. Alam din ni Eric na naapektuhan ng gusto si Marian sa mga sinabi sa kanya ni Bianca. Kaya mas pinili nitong umalis na lang. Boss, sa terminal ng bus daw niya, inattend si Ma'am kagabi. Wika ni Mike. Nakatingin din sa kanya ang lalaki habang hawak nito ang cellphone nito na may message na naka-open. Isla Paraiso. Sambit ni Eric dahil iisang lugar lang ang pwedeng puntahan ni Marian. Ang lugar kung saan ito ipinanganak at lumaki. Ihanda ang helicopter. Pupuntahan natin si Marian sa Isla Paraiso. Utos ni Eric sa kanyang kanang kamay na si Mike. Masusunod boss. Agad na sagot ni Mike. Eh boss, pwede bang mag-day off muna ako ngayon? Pabalik din ako mamayang gabi. Sige na naman boss, ngayon lang naman ako mawawala sa tabi mo. Medyo naiyang wika ni Mike. Alanganin din ang kanyang ngiti na labis na ipinagtaka ni Eric. May lagnat ka ba Mike? Nagtatakang tanong ni Eric sa kanang kamay.
Tinatigan din niya ito mabuti. Baka kinukumbulsyon na rin ito. Bigla na lang kasi ngumiti na hindi naman ito dati ngumingiti. Wala boss, malakas ako't walang sakit. Sagot naman ito pero nahuli pa rin ni Eric ang lihim nitong pagngiti. San ka pupunta? Anong napaka-importante ang lakad ang pupuntahan mo at bakit ngayon ka paalis? Na alam mo namang kailangan kita sa tabi ko. Maotoridad na tanong ni Eric. Alam niyang may mali sa kanyang kanang kamay kaya gusto niyang malaman ang dahilan nito upang mag-day off ng biglaan. Muling napangiti si Mike habang kinakamot ang kanyang ulo. Halata din sa lalaki na tila masaya ito na hindi mawari. Eh kasi boss, gusto ko sanang manood ng sine kasama si Vanessa, my love. Pero kasi boss, ayaw niyo sumama eh. Pero sabi niya sa akin boss, kung papayagan mo daw akong lumabas ay papayag din siyang sumama sa akin. Nahihiyang sagot ni Mike. Hindi naman pangit ang mukha ni Mike. Kinatatakutan lang kasi siya ng marami dahil sa taas nito at laki na rin ang pangangatawan. Pero kung sa ibang bansa lang kagaya ng Amerika at Europa ay normal lang ang laki nito doon. May gusto ka kay Vanessa? Gulat na tanong ni Eric at sa tagal na kasi nilang magkasama pero ngayon lang niya nalaman na may gusto pala ang kanyang kanang kamay sa isa niyang bodyguard na babae. Opo boss, matagal na. Sagot ni Mike. Kitang-kita din ni Eric ang pagningning ng mga mata ni Mike dahil sa kilig. Sige, pero ayusin mo na muna ang kailangan ko. Wika ni Eric. Sa kanya hinilot ang kanyang ulo. Lalo tuloy sumakit ang kanyang ulo dahil sa kanyang nalaman. Hapon na nakarating sa Eric sa Isla Paraiso sa mansyon ni Mirasol at Reggie, doon siya bumaba. Doon lang kasi ang alam niyang may malawak na pwedeng malandingan ang kanyang helicopter. Meron kasing malawak na dryer sa bandang likod ng mansyon para sa mga pinapatuyo nilang materials, para sa mga ginagawang handicrafts and souvenir collection doon. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang tita Joy. Sabik na sabik siyang niyakap nito at tinalikan sa pisngi. Si Tita Joy ay kapatid ng kanyang nanay Jane. Matandang dalaga ito at hindi na nakapag-asawa dahil sa pananatili nito sa mansyon ng mga Altamirano noon. Si Tita Joy ay nag-alaga at nagpalaki kay Reggie Altamirano na asawa naman ngayon ng kanyang kakambal na si Mirasol del Rio Altamirano. Anak, bakit napasugod ka dito nang hindi nagpapasabi? Eh di sana nakapaganda ako ng makakain mo. Hala, tayo na sa loob at na makapagpahinga ka. Ang tagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Miss na kita. Wika ni Tita Joy. Niyakap din ni Eric ang kanyang napakabait na tita at hinalikan. Namiss na din niya ito. Kahit madalang lang silang magkita ng tiyahin ay mahal na mahal din niya ito. Kagaya ng kanyang tunay na ina na si Jane. Tita, naparito ako dahil susunduin ko si Marian upang ibalik sa Maynila. Umalis kasi siya kagabi nang hindi nagpapaalam. Wika ni Eric sa kanyang tita. Umalis? Si Marian? Bakit? Ano nangyari? Magkasunod na tanong ni Tita Joy. Nagkaroon lang po ng misunderstanding, tita. Hindi ko naman akalain na aalis siya kaagad nang hindi ako kinakausap. Sagot niya. Teka, may namamagitan ba sa inyo ni Marian? Bakit sa tono ng pananalita mo ay parang nag-away kayo? Nagtatakang tanong ni Tita Joy. Kahit hindi niya naranasan ang umibig noong araw pero hindi naman siya manhid upang hindi maunawaan ang mga pangyayari. Opo, tita. Mahal ko siya. Pag-amin naman ni Eric sa kanyang tita. Masaya akong marinig yan, anak. Napakabuting bata ni Marian. Kaya masaya ako na siya ang muling nagpatibok ng puso mo. Nakangiting wika ng babae. Muli din niyang niyakap si Eric at dinala sa loob ng bahay. Pinakain muna ni Tita Joy sa Eric ng tanghalian. Nalaman kasi ng babae na hindi pa ito kumakain simula kagabi. Naawa din siya sa kanyang pamangkin dahil sa mga nangyayari sa buhay nito. Nagkwento na rin si Eric tungkol sa totoong nangyari bago umalis si Marian. Awang-awa naman si Tita Joy dahil parehong naging biktima si na Eric at Marian. Matapos kumain ni Eric ay saka pa lang siya sinamahan ni Tita Joy sa bahay ni na Marian. Sumakay pa sila ng kotse dahil may kalayuan din kung lalakari nila. Napakalawak din kasi ng sakop ng lupain ng mga Alvarez, kaya malayo na ang susunod na bahay sa kanila. Agad na bumaba si Eric sa kotse ng kanyang tita at patakbo pa siyang pumunta sa may gate ng bahay. Natatandaan din niya ang bahay na iyon dahil nakapunta na siya dati noon dito. Dito sa lugar na ito din niya unang nakita si Marian. Maliit pa si Marian noon at may gatas pa sa labi. Samantalang siya ng panahon na iyon ay napakarami ng dumaan ng mga babae sa kanyang kamay.
Si Helen lang ang nakapagpatino sa kanya noon at ito din ang unang nagpatibok ng kanyang puso. Ngunit ang pagmamahalan nila ay hindi rin nagtagal dahil sa pagkamatay ni Helen dahil sa sakit nito sa puso na inilihim sa kanya at sa lahat ng tao sa paligid nila. Muling nagbalik sa realidad si Eric dahil sa lakas ng tahol ng mga aso sa loob ng bakuran. Bigla ding lumabas ang isang babae na ngayon lang niya nakita. Ano pong kailangan nila? Tanong ng babae. Magandang araw po. Nandiyan po ba si Marian? Pwede ko po ba siyang makausap? Wika ni Eric sa babae. Napakalakas din ang kaba ng kanyang dibdib dahil natatakot siyang ipagtabuyan siya ni Marian. Ay, wala na po sila sir. Nakaalis na sila kaninang umaga kasama ang buong pamilya niya. Sa amin lang po ibinili nitong bahay nila at ang mga alagang hayop. Basta po ang sabi, doon na daw sila titira sa dating lugar ni Tiyong Rudy. Sagot ng babae. Ano? Saan ang dating lugar nila? Malakas ang boses na tanong ni Eric. Para din siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa narinig. Bumalik ako ng Maynila, nalaglag ang balikat. Para akong mababaliw matapos kong malaman na umalis na ang buong pamilya ni Marian sa Isla Paraiso. Hindi rin masabi ng caretaker na naiwan sa bahay nila Marian kung saan sila pumunta. Dahil hindi daw ito sinabi ng mga magulang ni Marian sa kanya. Napag-alaman ko rin na hindi talaga taga-Isla Paraiso ang magulang ni Marian. Dayuhan daw sila sa isla at doon lang sila napadpad noong araw. Hanggang sa matagpuan ko na lang ang aking sarili na nagpapakalunod na sa alak sa bar na pag-aari ng asawa ng aking kakambal, si Reggie Altamirano. Naging magkaibigan kami ni Reggie after nilang magkabalikan noon ang kapatid ko. Dinala ako ni Reggie dito sa loob ng kanyang private room upang dito ako magpakalango sa alak. Parang hindi ko na rin nalalasahan ang pait ng beer na iniinom ko. Mas nangingibabaw kasi ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Kesa sa ano paman. Parang naulit din ang sakit noong nawala si Helen sa akin. Akala ko nga noon na hindi na ako muling iibig pa sa ibang babae. Dahil sa Helen lang ang tanging isinisigaw ng puso ko pero mali ako. Dahil muling tumibok ang puso ko kay Marian. Maraming tao din ang nagtatanong kung sino nga ba ako o ano nga ba ako. Well, I am a well-known figure in the business world, a man with a lot of responsibilities, not just as business tycoon, but also as the heir of a mafia organization. Ito ang dahilan kung bakit ako marahas sa mga taong nagkakasala sa akin. May batas kaming ipinapatupad sa organisasyon at bilang boss ay kailangan kong ipakita sa mga nasasakupan ko na hindi ako malambot na pinuno. Ang pagkamatay noon ni Helen ang nag-udyok sa akin upang tanggapin ko at pamunuan ang Dark Skies Organization na itinatag ng lolo ko. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko masabi noon kay Marian ang tunay na dahilan kung bakit kailangan ko siyang itago sa publiko. I am deeply in love with her and I intend to marry her by the time I turns 35, but I had to hide her for her safety. Si Bianca ay dating kaibigan ni Helen. Alam ko matagal na siyang may gusto sa akin but she's not my type. Madalas niya akong puntahan noon sa New York every time na may business conference ako doon. Siya ang nagbibigay ng motibo sa akin pero kahit kailan, hindi ko siya minahal. She's just like a random girl na ikinakama ko at pinaparausan. Lalaki ako at may mga pangangailangan ako sa akin sarili na tanging babae lang ang makapagbibigay. Pero wala akong ipinangako kay Bianca o kahit ibinigay. Siyang may gusto na may mangyari sa amin at kusa niyang ibinigay ang mga pangangailangan ko. Nang makita ko si Marian sa mga picture na ipinapadala sa akin ni nanay, ay biglang nagbago ang lahat. Palihim akong umuwi ng Pilipinas upang makita ko lamang siya. Ibang-iba ang dating niya sa akin. Special siya sa puso ko and every time I saw her with other guys, I feels like, ay, parang ang sarap basagi ng pagmumukha nila. Pero wala naman akong karapatan na gawin iyon dahil hindi naman kami magkakilala ni Marian sa panahong iyon. That night, oh man, ang saya ko dahil ako ang nakauna sa kanya. Para akong nakalutang sa ulap ng gabing iyon dahil sa saya na nasa puso ko. Hanggang sa hindi ko na din napigilan ang sarili ko dahil gabi-gabi ko na siyang pinapasok sa kanyang kwarto. Mahal ko siya pero hindi ko siya pwedeng ilanta dahil siya ang magiging target ng mga kalaban ko kapag nalaman nila ang tungkol kay Marian. Kailangan kong protektahan si Marian sa mga taong gustong umagaw ng posisyon ko sa Dark Skies. Kaya ko siya itinatago at pilit na ipinapakilala bilang kinakapatid ko.
Akala ko magstay siya sa tabi ko habang hinihintay ang tamang panahon para sa amin. Hindi ko naisip na ang pagsasama nila ni Bianca sa isang bubong ang maglalayo sa kanya sa piling ko. Umalis siya nang akala ay may relasyon kami ni Bianca. Nasaan ka na, Marian? Ani ko, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na hindi masaktan. Parang dinudurog ang puso ko dahil sa sakit. Kasalanan ko naman kung bakit siya umalis. Kung sana'y sinabi ko na lang sa kanya ang totoo, baka sakaling nandito pa rin siya sa tabi ko. Bro, tama na yan. Lasing ka na. Pagpigil sa akin na Reggie, kinuha na din niya ang alak na hawak ko para hindi na ako makainom. Magkasundo kaming dalawa lalo na sa larangan ng pagnanegosyo. Si Reggie din ang humahawak sa iba ko pang negosyo na minana ko sa kinilala kong ina na si Natasha Albert. Gusto ko pang uminom, bro. Ibalik mo sa akin ang bote. Wika ko. Saka pilit na inaabot ang bote ng alak na hawak na Reggie. Ano bang problema nito at bakit ngayon lang yata muling naglasing yan? Ilang taon na rin na hindi siya umiinom ng ganito karami ah. Nagtataka namang tanong ni Henry, ang kapatid ni Helen at doktor sa Don Albert's Medical Center na ngayon ay pagmamay-ari ko na. Ayan at tinamaan na naman ang kupido. Pero nalayasan dahil nag-uwi ng ibang babae sa bila. Kung hindi ba naman yan tarantado, napatitirahin sa isang bubong ang dalawang babae. Sagot naman ni Reggie sa kanyang best friend. Naging magkakaibigan na rin kaming tatlo magmula noong maikasal kami ni Helen. Hanggang ngayon ay nanatiling maganda ang samahan namin at isa ito sa ipinagpapasalamat ko dahil meron ako mga tapat na kaibigan. Who's the lucky girl, pare? Nagtatakang tanong ni Henry kay Reggie. Hindi pa kasi niya alam ang tungkol sa amin ni Marianne dahil hindi naman kami nag-uusap nitong mga nakaraang linggo. Sino pa? Edo yung dating nag-alaga sa pamangkin mo at tumatay yung ina ni Heidi. Sagot naman ni Reggie. Habang may naglalarong ngiti sa kanyang labi. Alam kong masaya siya na si Marian ang nagustuhan ko. Hindi rin tutol ang utol ko kay Marian at masaya nga iyon noon na nagkausap kami at sinabi ko sa kanya ang totoo. Si Marian? Gulat na tanong ni Henry. O bakit ganyan ang reaction mo? Huwag mo sabihin na may gusto ka rin kay Marian. Tumatawang, wika na Reggie. No? Malakas na sagot niya. Nagulat lang ako, pare. Pero kung si Marian ang ipapalit niya sa kapatid ko, ako ang unang-una na matutuwa. Unang-una mahal ni Marian ang pamangkin ko. Pangalawa, kilala na namin siya at close din sila ni Mommy. Kaya mapapanatag na iyon dahil alam niyang nasa mabuting kamay si Heidi. Kung si Marian ang pakakasalan ng kagong yan. Mahabang salaysay ni Henry. Napatingin din sila sa akin habang patuloy akong umiinom ng alak at gusto ko talagang magpakalunod. Marian! Sigaw ko dahil muli na naman na naalala ko si Marian. Nag-aalala din ako sa kanya dahil hindi ko alam kung maayos ba siya ngayon o hindi. Kumain na kaya ang mahal ko? Iniisip din niya kaya ako? Nagulat ang dalawang lalaki dahil sa bigla kong pagsigaw. Hinagas ko rin ang hawak kong bote ng alak sa pader. Umiiyak din ako habang tinatawag si Marian. Isasara ko muna itong resto, pare. Baka may makarinig sa kanya na customer dito at malagay pa sa pahayagan ang kabaliwan niyan. Nag-aalalang wika ni Reggie. Sa kanya nutusan ang kanyang mga tauhan na palabasin na ang lahat ng mga kumakain. Alam kong iilan na lang din ang mga kumakain ngayon dahil gabi na. Okay, ako nang bahala sa kanya. Kumuha ka na rin ng isa pang bucket at sasamahin ko na lang ang tarantadong ito sa pag-inom. Agad na sagot ni Henry. Lumapit na din siya sa akin at tumupo sa harapan ko. Bro, tama na yan. Lasing na lasing ka na. Baka mamay magkasakit ka na sa ginagawa mong labis na pag-inom. Baka hindi ka pa kumakain pero alak na agad ang nasa tiyan mo. Malumanay na wika sa akin ni Henry. Bro, bakit ganoon? Bakit napaka-unfair ng mundo? Bakit lahat na lang na minamahal ko nung wala? Una si Helen, ngayon naman si Marian. Bakit? Bakit nila ako iniwan? Masama ba talaga akong tao? Tanong ko sa aking kaibigan. Bro, alam mo ang tunay na dahilan kung bakit iniwan ka ng kapatid ko pero iba ang kaso ni Marian. Sagot sa akin ni Henry. Binuksan din niya isang beer at agad na tinungga. Ano ba kasing dahilan? Bakit kanya iniwan? Tanong din niya sa akin. Kasalanan ko din naman, bro. Kung hindi sana ako pumayag na sa bahay tumuloy si Bianca, siguro hindi mangyayari ito. Siguro na sa bahay pa rin si Marian. Bakit mo kasi pinatira sa bahay mo si Bianca? Alam mo naman na noon pa yun patay na patay sa'yo.
Kamamatay pa lang ni Helen noon pero nagpakita na agad ng motibo sa'yo tapos pinatira mo pa sa bahay mo. Sagot ni Henry na may kasamang paninisi. May dahilan ako bro. Nakiusap naman ako kay Maria na kailangan niya magtiis at maghintay ng tamang panahon para sa amin pero iniwan niya pa rin ako. Hindi siya nagtiwala sa akin bro. Sabi ko sabay tungga ng beer na hawak ko. Biglang umuwi si Jaime ng Pilipinas dahil nabalitaan niya ang nangyari sa villa. Nag-alala din siya sa kanyang panganay na anak dahil lagi daw itong naglalasing at hindi na lumalabas ng bahay ayon sa kanilang mayordoma. Master, mabuti po at tumating kayo. Ilang araw na po kasi naglalasing si Young Master. Hindi na din siya lumalabas ng kwarto niya. Nag-aalala na po kami dahil ayaw naman po niyang kumain ng kanin. Baka pumapano na siya. Wika ni Aling Maring. Nag-aalala siya sa kanyang alaga dahil hindi na ito lumalabas ng kwarto. Kailan pa siya nagsimulang magkulong sa kwarto? Tanong ni Jaime sa mayordoma. Pangatlong araw na po ngayon, Master. Tatlong araw na din na hindi siya kumakain ng kanin. Sagot ni Aling Maring. Maganda kayo ng pagkain namin, dalawa, at dalhin sa kwarto niya. Ako magpapakain sa kanya. Utos ni Jaime sa mga kasambahay. Masusunod, Master. Agad na sagot ng mga ito. Agad na umakyat si Jaime sa itaas ng bahay upang puntahan ang kanyang anak na panganay. Kinuha din niya ang spare key sa lagayan upang mabuksan niya ang pinto ng kwarto ni Eric. Napakadilim ng buong paligid ng kwarto nang makapasok siya. Amoy na amoy din niya ang alak sa loob ng kwarto. Napakatapang nito at masakit sa ilong. Pinindot din niya ang switch ng ilaw upang magliwanag ang loob ng kwarto. Nakita ni Jaime kung gaano kagulo ang loob ng kwarto ni Eric. Nagkalat din ang mga botes sa sahig, kasama na ang mga plato at bowl. May nakabukas pang cheese sa ibabaw ng table at roast beef na hindi naubos. May pizza din sa side table ngunit isang hiwa lang ang nabawas.